Love or Money na reaction of featuring Angelica Panganiban and Coco Martin. Right? So naay duha ka book na scenes sa gusto mong hat ng reaction relating po siguro sa finance and life related matters. By the way, this is not a sponsored video. We just decided to make this video kay murag lingaw mo siya. Ready? Here we go. Sinabiha ko na kayo, di ba? Sinabi ko na eh. My God, Angel! Napaka-selfish mo! Paano kayo na pamilya mo? Paano kami? Ang mga empleyado mo? Ang mga pamilya namin? Dito sa kumpanya, ito kami lahat nakaasa! Tita, sabay-sabay naman tayo babangon. Magtutulungan tayo. Paano? Eh, yung utang mo nga kay Enrico, 500,000 dirhams. Lubog ka na eh. 6.5 million pesos. Saan ka mangin ng Diyos mo hahanapin yon? Pagtutulungan po namin ni Angel, hindi naman po siya pababayaan. Saka mula po ngayon. Kasama na po kayo sa lahat ng problema. Ano to, PBB teens? Ang tatandaan nyo na? Angel, ikaw. Kilala mo si Enrique. Alam mo ang kapalit ng kagagaan ito. So basically, ang nahita mo kasi si Angelica Panganiban is the breadwinner of the family. At the same time, naa siya ay kalalabs, mamputong nag-fund silang business and gina-verbal and physical abuse siya. Okay? Sa ako ang pananaw lang, yes, practical in terms of like the money, di ba? Nasa utang ka na 6.5 million pesos. Pero at the same time, dili mapudyata angay na sakripisyohon, kabalo ka ba? Kabalugod ang iyahang tita na unsay nahitabo sa iyahang pangmangkon, no? Na gina-abuse siya physically and verbally para lang na amoy kwarta. Practicality, maybe murag makahunaw nata na this is the only way. Pero again, in the long term, mabuang pud tong tao. In this case, si Angelica. So, moving on to the second scene. Okay, so guys, nakita na to, no? Si Angelica, mura siya buang kay nanay siya utang, nagapaningkamot sila ni Coco Martin, which is, I think, that's a good thing about this movie as well, kasi silang duha na ningkamot po to find ways to pay off or like whatever it is na ilang kailangan buhat o ilang responsibility, they are working together. Pero at nahitabo po kay Angelica Panganiban, katong natawag, tong iyahang kamag-anak yata dito sa Pilipinas, na nahitabo siya mama na heart attack. Tapos, walay trabaho, wala na source of income si Angelica. Tapos, napos siya utang na kailangan kuhan. Tapos, siya ang ginasaligan. That's a very hard situation to be in for her, no? Kay murag ang weight of the world is nasa iyaha. So, I think dili po nato makita ang importance of having an insurance. I know, medyo kuhan siya, no? Pero, dara po nato makita ang power sa insurance. Kay kung emotionally, yes, magkabuang tahala akong mama na dito sa Pilipinas, na ako diri sa Dubai, and then, dili kayo ka makalihok, diba? Unless muli ka dito. But at least man lang financially, mawala siya na aspect sa inyo. Tapos ang pinaka-fair, ang giingon pa dito sa is, magpadala ka kaagad ng pera ha, without understanding what's happening to Angelica sa OF, sa gawas. And sad to say, there are some OFWs that are also experiencing that, na they are struggling over there, but the family members in the Pilipinas may not understand what he or she is going through. I am not an insurance agent, and you guys know that. I just believe na dako jud og help financially when it comes sa insurance. Let us know your thoughts in the comment section kung unsa yung mga nabunlot na mga lessons dito. Okay? So see you on the next video.